Good day po, Sir Jester. Ako po si Jan Kenneth Magale from BSIT Section na 1ITB. Ang program po is a simple ATM machine. So, ito na po siya. Proceed na po. So, bali ang topic ko po is ang tatlo pong yun is ang while switch case, tapos po ay if else. Proceed na po tayo sa mismong program. So, naglagay muna po ako ng scanner para po sa paglagay po ng input. And then, pinangalan ko po is SC. Tapos, nag-declare din po tayo sa if ng balance equals 0, withdraw equals 0, and deposit. Tapos, sa baba po niya is integer din po, tapos n equals 0. So, asunod po niya is System.out.print na mag-print po it na how much is your balance. Then dito po i-input yung balance na meron po wala kumari. Then dito naman po is yung balance, tapos ilagyan din po natin siya ng scanner para po sa pag-input. Then next po is ang while. Dito naman po sa block na to, if yung i-enter ni user is true, then the program will continue. Then stop if false. Then sa baba po niya is yung mga print line po natin na mga selection or choices, which is yung withdrawal, deposit, check balance, and exit. And then sa baba naman po ni exit is yung choose the operation what you want. Ito po sila, choose one if you want withdrawal. Ganun dito sa mga sumunod, like si 2 para kay deposit, si 3 para kay balance, and 4 para sa exit. Then sa baba po niya, naka-declare po na variable natin, which is yung n, is nilagyan din po na scanner para sa pag-input. Then next naman po, dito na po papasok si switch case. First case po natin is si withdrawal. Case 1, so print line, enter the money to be withdraw. Dito po i-enter ni user yung value na gusto niya i-withdraw. Then, sa baba po ni print line is yung paglagay huli ng scanner para sa input kay withdraw para po sa withdrawal. Then, next po is if else. Sa if po, dito po sa balance, dapat po si balance is greater or equal kay withdraw. So, sumunod naman po doon is balance equals balance minus withdraw. In order to makuha po si balance, kailangan si balance, si minus, si withdraw. Tapos pag nakuha na po yung value ni balance, mag-print po sa print line na to si thank you, please collect your money. Then next naman po is else if, which is yung withdraw greater than balance. So, ang mag-print po dyan, if ito po yung nalabasan is insufficient money po. Kung kulang po yung nasa loob ng ATM. Then, ito naman po sumunod is system.println ay para po sa space and then break para po mag-stop na si case 1. Then, next naman po is si deposit. Sa case 2 po tayo. Deposit. So, ganun ulit like case 1, enter the money to be deposit. Kasunod po si paglagay ng scanner para po sa pag-input kay deposit. Next po is si balance ulit. In order to makuha yung value ni balance is ganito, balance plus deposit.
And pag nakuha na po yung value ni balance, ang magdi-display po dito sa print line na to is your money successfully deposited. Then ganun po ulit, spend that on print and access space po, then break para matapos na po si case 2. Yung po sa deposit. Then next po is case 3, which is pag-check po na balance. Case 3, print line, balance, plus si value ni balance. So, dito, malalagay dito si balance with colon, gawa ko ni apostrophe, then, plus si mismong value ngayon yung balance, kasama ko yung value. Then, break, para matapos na si case 3. Then, sumunod is si case 4, which is yung pag-exit na program, ay nasa ATM. Print line niya is thank you if tapos na yung ano program. But kapag bali yung nilagay niya, pag nag-pull siya dito sa while, ito po ang display, which is yung nasa loob ng print line na that's invalid entry. So, ito po siya kapag nilagyan po natin yung output. Enter how much is your balance. Natagat ang mga balance na gusto. Like sa amin is 10K. So, yun na is withdraw. Unay na natin si withdraw. Choose natin 1. Malagay, choose 1 for withdraw. Enter the money to withdraw. 5K. For my case. Ayun. Thank you, please collect your money. Sabihin, nabawas na po siya doon sa value ng balance. Next po natin is si number 2, which is deposit. Enter money to be deposit. Pasok po natin ulit si 5K para malaman po natin na nadagdag pa o nabawas din dun sa value ni balance. Yun, pasok na si 5K. Yun. Nag-appear na po si your money successfully deposited. Ngayon, para malaman natin kung talaga bang nag-remain pa rin yung 10K niya kasi nabawasan natin yung 5K from withdrawal. Sa deposit naman is pinasok din natin yung 5K. Dapat 10K ulit yung balance natin. So, choose natin si 3 yung balance natin. So, ayun. Tama. Ang current na balance natin is 10K. So, ngayon naman, para mag-exit yung program natin, na-type natin si 4. Thank you. Pero what if po sumobra po yung na-type ni user? Try mo natin. Kung ba dapat lalabas? Kailan po ulit tayo ng kahit anong value. Lagyan natin instead na 4, lagyan natin 5. Ayun. Kailan. Uulit si ulit si program na dapat tama yung pipiliin mo nasa selection. Which is hanggang 4 lang dapat. So sa lahat po nakinig, everyone, thank you so much po. Sana ho ay may nakuha rin po kayong idea sa ginawa kong program. Thank you very much po. Bye!